This audiobook is a compilation of Pastor Ed Lapis' messages recorded live at Day by Day Ministries. Pastor Ed Lapis' messages, Volume 3, is published by Church Strengthening Ministry Incorporated. Heavenly Father, we commit this time to you. Lord, we have no pretenses about ourselves. We know nothing. Only you are God of knowledge. Speak to all of us, O Lord. Speak with power, with majesty, with authority. Correct our misconceptions, reinforce our correct notions, and all in all, O Lord, set us free from falsehood. Teach us not only to know your commandments, but to obey them as well. And in the name of Jesus, we rebuke all works of evil. We pull down strongholds of evil. And we open our eyes spiritually, and in the name of Jesus, all eyes here will be opened. And all ears will be opened to hear the truth. Not only the sound, not the words, but the spirit behind this, so that we may be able to catch your truth, O Lord, and your truth will set us free. If there is any spirit of covetousness among any one of us here, in the name of Jesus, we drive them away. Listen to us, spirits of darkness. Spirits of covetousness, we break your hold right now. And we command you to go to the bottomless pit and await your judgment there. Meanwhile, Holy Spirit, descend on all of us. Infill us. Give us eyes that see, ears that hear, and hearts that obey. Father, we praise and thank you. Speak to all of us. We give you our will. This is your time. This is your people. This is your church. Sit on your throne of power and take over. Preside over us. Change us for your glory. We seek you. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Let us read the 10th commandment. Exodus chapter 20. That will be verse 17. As you can see, this is only one verse. And in the false versions, it has become two commandments. So you shall not covet. I looked it up in the dictionary just to be sure what it meant. Not every mortal like me knows what covet means. So, ano kaya talaga itong covet? The dictionary says, to covet is to wish for enviously. Yung hangarin ko ang isang bagay na may kahalong inggit. That's covetousness. Paghahangad. Inordinate desire for something that belongs to someone else. Yung wala sa lugar na pagnanasa sa isang bagay na pag-aari ng iba. The 10th commandment is very unique. Unique among the other 9, because the 10th commandment is not an act. It's not an action. It is a thought. Lahat action eh. Ito, dito pa lang sa isip. Hindi pa natin ninanakaw. Hindi pa natin inaagaw. Pinagnanasaan pa lang, nasa isip pa lang. And that's already the sin. That makes the 10th commandment very unique. And it climaxes and crowns the 10 commandments. Meaning, that God is not only concerned with what we do, but God is also very much concerned with what we think of. Alam niyo kung minsan eh, ang mga tao, chika-chika, beso-beso, nakangiti, pero sa isip pala, gusto ang kagatin yung tenga ng kanyang mga chini-chika-chika. O, nangyayari yon. But the Lord judges our thoughts. Every action starts from a thought. Nakaupo kayo ngayon dyan dahil inisip niyo upo kayo dyan. Wala namang nagbuhat sa inyo at inilagay kayo riyan. Di po ba? Maliban na lang may pumilit sa inyo o wala na kayo ibang choice, ang suot niyo ngayon na damit ay suot niyo dahil choice niyo yon. Dapat sana natutulog pa ang iba sa inyo ngayon o nasa hinulugang taktak o nasa Boracay o kung nasaan man. But because you thought of coming here or somebody gave you the thought and in your mind you said yes to the thought, you are here. Alam niyo po ba na tayo sunod-sunuran lamang sa ating iniisip? Na tayo mga alipin ng ating isip? Kaya kung yung pag-iisip na yan ay nakasurrender sa Diyos, we become what? Followers of the Lord. And when that thought is surrendered to Satan and satanic thoughts, we become followers of Satan. The battle between good and evil happens in the mind. Dahil pag sa mind natin, nanalo na yung isa doon, yung katawan, susunod na lang. O bakit ba nagpupunta ang mga tao, halimbawa sa beer garden? Because there was a time na inisip nilang pupunta sila.
siguro alas 3 ng hapon, alas 9 ng umaga, nagtatrabaho, naisipan, o mamaya pupunta ako, mamaya nandun nga. Bakit mayroong mga tao na nagkakaroon ng adulterous relationship? Because they decide in their minds to do it. Bakit may ganyang nagnanakaw? Kasi you decided in your mind, nanakawin ko to, tetsyempo lang ako. Ang tunay pong larangan ng digma ay nangyayari sa loob ng isip. Kaya yan ang binabantayan natin. That's why the crowning glory of the Ten Commandments talks about where the battle should be fought. It is in the mind. To guard one's thought is to guide one's actions. Nakita niyo po, bakit ba mayroong mga nagiging komunista? Bakit may nagkukulto? Bakit mayroong nagpupunta dito? Dahil yung mind nila na-capture ng isang ideology. Once your brain is become captive, has become captive to a certain thought, a school of thought, or an ideology, your body becomes the instrument of that ideology. It's really a battle of minds, or a battle in the mind. To sin in the mind, therefore, is to sin. Hindi sapat na ang action natin ay clean, dapat ang thoughts din natin ay clean. Why? Because whenever we allow the thoughts to be unclean, we prepare the body to obey it. Kailangan sa isip pa lang, panalo na tayo. Bago pa lang dumadating ang temptation, decided na tayo what to do with it. Because the moment temptation wins in our minds, the body will only willingly obey. The 10th commandment, therefore, is very unique. It talks about hidden sin, a very dangerous sin. And let's analyze the commandment. It says, you shall not covet thy neighbor's, or, sabi mo, ang layo naman, nasa kabilang bayan, di pwede na. The neighbor here, matalinghagang salita, it's symbolic, it means your fellow man. So kahit nakatira siya sa Kalinga Apayao, neighbor pa rin natin yon. Kahit nakatira siya sa Lake Tanganyika sa Africa, ka-neighbor pa rin natin yon. You shall not covet your neighbor's house. House. Maging literal muna tayo, huwag nating palalimin masyado yung discussion. Literal na lang, house. Gano'ng karami magkakapatid ang nag-aaway-away dahil pinag-aaway-awayan ang house. Yung minana, yung matandang bahay, naku, nagkakagalit ang magkakapatid. Hindi nag-uusap, 50 years, 10 years, pati mga pamangkin, magpipinsan, nahahawa, because you covet your neighbor's house. Pati your neighbor's lote. Nagtatayo ka ng bakod, nung napatingin siya sa iba, umurong ang iyong bakod ng konti. Yung mga bakod ay mga kamanghamanghang bagay, lumalakad mag-isa. And even the boundaries of nations change over the years. Tingnan nyo ang mapa ng 17th century, 18th century, naiiba-iba. Kasi kung sino yung conquering imperial force, umuurong ang kanyang mga boundary, agaw-agawan. Kaya sabi nga ni Lord, you shall not covet thy neighbor's house. What is not yours is not yours. It's one of the reasons why our country never produced a great general or a great king or a great empire. Because our barangay folks were not covetous. Nandito kami sa barangay 1, hindi namin ikinoconquer yung barangay 2. Meron kaming ilog dito, meron kaming bukid dito. We live our life and you live your life. Kaya po may mga great empires ang Japan, ang Thailand, merong hari, ang Saudi Arabia may hari, naging empire ang Britain, ang Portugal, ang Amerika, naging world force, ang mga, lahat ng mga great ancient civilizations became great because they were covetous. Alexander the Great became great dahil kinonquer niya ang daigdig. The pharaohs of Egypt were great because they plundered their neighbors. And Japan became an empire dahil hanggang yung Korea at China ay pinipilit niyang kuha-kuhanin. The latest attempt, ito lang mga 1940s, gusto niyang kunin ang Asia Co-Prosperity Sphere. Yan naman ang American Benevolent Assimilation. Assimilation pa rin yun, yung akin ka. Tapos ang mga Filipino sa Sabinet, nakakahiya naman kami. We never had a great empire, no great epochs. We are a great people because our ancestors were never covetous. We never went beyond the barangay because we never thought of owning what is not ours. The barangay system is a testimony to the greatness of spirit of the ancient Filipinos. That we never actually conquer neighbors, eh tayo nga ang pinaghati-hatian all throughout time. You shall not covet your neighbor's house. Then you shall not covet your neighbor's wife or husband. Kapag asawa na ng may asawa, hindi na natin yan ikinoconsider pa.
Never. And one of the greatest perils of modern civilization is adultery. Kaya ako takot ang divorce here and there. Because people don't respect the second commandment anymore. That's why society is going down the drain. And we are doomed because we are a society that look up to personalities. To movie personalities. To sports personalities whose lives are very adulterous. Not all, but many. Nung araw, pati mga artista may delikadesa, nag-aasawa na nga ng totoo, ay kinukubli pa sa publiko. Ngayon, ang tanong sa interview, ikailang husband mo na siya? At ang mga tao ay, uy! Kiliting-kiliti pa. We have gone down the drain because we look up so much to these personalities. The entertainment people. And we Christians are supposed to what? Influence the world, not the world influencing us. Because we are the salt of the earth. You shall not covet your neighbor's wife or husband. Marami po mga nagtatrabaho sa mga ibang bansa. Nangyayari ito. Eh, kasi nalungkot ako eh. O, edi makipag-chess ka sa anino mo kung nalulungkot ka. Hindi sapat na dahil yung nalungkot ka, ikinalantari mo ang asawa ng may asawa. At saka kung talagang wala kang magawa, di malungkot ka. Ganyan talaga ang buhay. Nalulungkot, sumasaya. One of the greatest perils is when you think that you always have to amuse yourself whenever you are sad. Marami mga tao na napapahamak ang kaluluwa dahil pinipilit nilang takasan ng kalungkutan. Eh kung nalulungkot ka, di malungkot ka at pag nagtagal, magsasawa din sa iyong lungkot, lilipat din yan sa iba. Hindi naman natin kailangan laging libangin ang sarili natin kapag nalulungkot tayo. Napapahamak na tayo sa paghahanap ng aliw. Kaya kung nalulungkot ka and you want to be godly, so be it. Di malungkot ka. Even the Lord is called the man of sorrows. Kasama nga natin si Lord pag tayo nalulungkot. Kadalasan, pag naghahanap ka nga ng aliw, si Taning ang iyong nakakasamay. Huwag kayong matakot, malungkot. Parte ng buhay yun. Sabi ni Solomon, there is a time for everything. A time to cry and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. So kung lungkot ngayon o di lungkot ngayon, wala pong magagawang influence sa inyo si Satan pag hindi kayo takot, malungkot. Then, we are not to covet our neighbor's manservant and maidservant. O pati mga katulong. Minsan, nasa bahay ka ng may bahay, ang galing naman ng cook dito. Pagtalikod ng amo, lipat ka sa akin, dadagdagan ko sweldo mo. Maraming kumari nag-away dahil sa ganyan. Lipatan ng lipatan. And of course, hindi lang mga katulong. Mga, you know, the highest forms of piracy now in executive levels. You know, our country is regaining, finally, economically. So there's a lot of competition among capitalists for top-level people. Alam niyo yung nagsasabi, ang hirap humanap ng trabaho, hindi totoo yan sa top-level work. Kulang nga eh, ang mahuhusay. Kulang nga yung mga trained. Kaya nga, agaw-agawan ng mga kumpanya. Kaya pagka nahihirapan kayo maghanap ng trabaho, sinyo, magaling ba ako? Saan ako nagkamali? Bakit hindi ako sinusulatan ng malalaking kumpanya at pinapadala ng telegrama? Bakit wala ako sa kanilang mailing list? And then, kung nakita natin na medyo may kulang tayo, we should do something to upgrade our qualifications para magbakbakan ng mga kumpanya to get you. But the point is, pagpapirate ng mga tao, hindi natin dapat pinignan na saan. Pasalamat ka, may magaling na katulong ang iyong kapitbahay, may magaling siyang empleyado, but you should not covet your neighbor's manservant or maidservant. Then you are not going to covet your neighbor's ox or donkey. Pati ang kanyang mga kalabaw, ang kanyang mga hayop, or in modern parlance, pati ang kanyang mga pets and vehicles and cars and tools of production, hindi natin dapat yun i-covet. Yung hindi atin. Umasenso siya, edi mabuti. Mahirap kasi sa atin kung minsan nagagalit tayo, naiingit tayo pag may umaasensong katabi. Mabuti nga kung yumayaman ang katabi natin, hindi na tayo uutangan. Ano gusto nyo? Mas mahirap yung kaysa sa atin. Edi mamaya, lalapit-lapit yun. Mahihirapan din kayo. Kung may kapatid ka o pinsan na yumaman, eh di mabuti. Hindi na siya kasama sa mga listahan ng uutang-utang o dadaing-daing. We should be glad when somebody progresses. Malay nyo, mabigyan pa kayo. We should not pull each other down. At sabi dito, you shall not covet anything that belongs to your neighbor. Magtataka kayo sa mga dormitoryo, pati mga suklay, mga belt, mga medyas, nawawala. Uy, ang ganda naman ng kanyang belt o rig. Mamaya suot-suot na. Gano'ng karami mga kapatid ang nag-aaway dahil nasa lubog sa kalye. Ba't mo suot yung sapatos ko? Eh kasi imported eh. You covet what is not yours. And it leads to a lot of trouble. So we're not going to covet our neighbor's things, our neighbor's ideas,
Kumisan ganun, may magandang idea itong tao, narinig mo lang, mamaya idea mo na. Kung ipass mo na to others as if it were your own idea, that's also coveting. And you are not going to covet your neighbor's honor o yung kanyang sitwasyon sa lipunan, sa organisasyon. Ay, buti pa siya. Ito yung mga kasalan nasa presidential table. Ako dito, tagahugas ng plato. Naiingit tayo kumisan. And you know, maraming ingit nangyayari sa magkakapatid. Mabuti pa siya, laging nakukuhang Reyna Elena. Ako, kinukuhang Infanta Judith, may takip pa ang ulo. Naiingit-ingit tayo sa mga ganun mga klaseng accomplishment ng iba. And even Shakespeare felt that. You know si Shakespeare, huh? One of the most prolific writers of all time. Sabi niya sa isa niyang sonnets, desiring this man's art or that man's scope with what I most enjoy, contented least. Si Shakespeare pala nainggit pa rin sa mga ibang poets of his time. Si Shakespeare na yon. So we have to be very, very careful. Kumisan, you covet your neighbor's hair. Saan nga ba kumukuha ng mga modelo itong mga shampoo na ito na mga buhok nilang parang silk, samatala ang buhok ko parang steel wool? Kahit galaw ko ng galaw, ayaw gumalaw. Ba't naman yung buhok niya, hinihipan lang niya, gaganon-ganon na. Huwag ka rin nagpapapaniwala, marami mga gimmick ang advertisement. And you know, advertisements are the ones that whet our appetite to be covetous. So sabihin pa, give in. Do it. Buy it. Kaya ikaw naman, binibenta mo na ang iyong kaluluwa para lamang din sa mga bagay na ating ninanasa. If you watch too much commercials, there's a tendency for you to be very, very materialistic and to covet. To covet what is not yours. What are the causes of covetousness? Genesis 3:6 gives us the first classic example of covetousness. Sinabi ni Lord kay Adam, and then of course later on it was passed on to Eve. O lahat ng mga prutas dito sa garden na ito pwede niyong kainin except this one in the middle of the garden. Whatever the fruit was doesn't matter now. Of course, it represented obeying God or disobeying God. Yun lang yun. The physicalization of the spiritual truth of obedience or disobedience. But then here comes Eve. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. Remember, before Eve ate, she took. And before taking, she saw. She saw. Looking and staring too long at a forbidden fruit is dangerous. Anong sabi ng Veni, Vedi, Vici? I came, I saw, I conquer. Sabi ni Caesar. Eh, nakita ko, I conquer. Nakita ko, akin na dapat. What is the main cause of covetousness? Looking at something too long. Looking at a forbidden fruit too long. May dumadaan na maganda, napatingin ka, at ikay muling napatingin, at talaga namang ang leeg mo'y sumunod na, eh, ang asawa mo'y kasabay mo, nag-away na kayo. Nakita mo yung hikaw niya, atis ba ito o brilyante? Ang laki yata. And you begin to covet. Nakita mo ang bahay ng may bahay, kotse ng may kotse, and you look too long with longing eyes. Somebody in history, a very great man, started a great fall because of what he saw. David. In 2 Samuel 11:2, one evening, David got up from his bed and walked around the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing. The woman was beautiful. Alam niya naman yung mga bahay nila, no? Tulad ng mga bahay natin na mga pawid o mga tisa. In the Middle East, you could walk on the roofs. The roofs were terraces now, where you could spend the afternoon or the evening to enjoy the breeze. And of course, the palace of the king would be a big one, and as he walked, he would pass by so many houses in the neighborhood. And while he was walking, he saw a woman bathing in the roof. He saw. Later on, it would lead to disaster. So Christian, watch your eyes. Keep them where they belong. Kaya nga yung mga kabayo na humihila ng kalesa, nilalagyan nila ng mga ganito, yung mga blinders,
Kasi pag nakita niya yung mga dumadaang mga sasakyan, ay siya'y malilito, baka magkabangga-bangga siya. Kaya sabi, diyan ka na lang sa harap tumingin. Wives, magpagawa kayo ng ganyan for your husbands. At doon may picture kayo. Para hindi na kung saan-saan pa tumitingin. Most of our problems is looking at something. We laugh, and our laughter actually reflects our saddest thoughts. Dahil totoo. Lahat ng mga naligaw ng landas nag-umpisa sa pagtingin. Sa pagtingin. Watch your eyes. Another cause of covetousness, exposure to or experiencing sodomic pleasures or sinful pleasures. Alam niyo yung Sodom was a very sinful city and Lot chose to stay there because he wanted to make profit. Genesis 19:24-26. Habang nagkakandara pa sila sa pagtakbo dahil parang may atomic explosion na mangyayari sa Sodom, the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord out of heavens. Thus, He overthrew those cities and the entire plains, including those living in the cities and also the vegetation in the land. But Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. Huwag niyo na itanong kung iodized. Nag-iisang isang haliging asin. She looked back. Bakit? Nang hinayang siya eh. Hindi ko, ang tagal-tagal kong mga ginanchilyo ng mga bedsheets. Paano kaya yun? Paano na kaya yung mga inayos-ayos ko mga flower beds and gardens and this and that? Yung mga antique collection ko kaya? Ang mga amiga ko at amigo dun sa lungsod. Sumasabog ang syudad, nararamdaman nila yung init sa likod nila, nakikita nila yung liwanag na tumataas hanggang sa kalangitan. Itong asawa naman ni Lot, imbes tumakbo, ay huminto at lumingon. And she became a pillar of salt. Why? Naranasan niya kasing tumira sa Sodom, kaya pinanghihinayangan niya ang kanilang pag-alis. Don't you ever try to experience ungodly pleasures because you might be enslaved. Kaya mga tikim-tikim lang, tigilan yung mga tikim-tikim. Minsan lang. Lahat ng bagay ay nag-uumpisa sa minsan. At gano'n nga ba kadalas ang minsan? Huwag na yung mga patikim, subok lang. Huwag yung sumubok. You will not miss what you do not know. And you will never long for something you never experienced. Lalo mga youth, masyado ngayon ang sexual revolution among the youth. And they experiment and experience it, then they begin to long for it. And it becomes a part of their lifestyles. Physical intimacy has its place in marriage. Don't you ever try it before. Because the moment you get exposed to it, you long for it. Yung mga madyong-madyong, libangan lang. Kasi naman ang asawa mo nasa Saudi, eh, maglibang-libang tayo. Tigilan yan. Magtadtad ka ng karne, gumawa ka lang gunisa, huwag mong lagyan na sa litre, tinda mo, kikita ka pa. Anong madyong-madyong? Yung nakakaranas sa mga kung ano-ano mga pleasures na hindi dapat, hinahanap-hanap. So huwag na nating subukan pa. At sa mga nakasubok na, putulin na yan. Because the longer that we get involved with sodomic pleasures, the more we become slaves. How will you know if you're a slave? Kung hindi mo na kayang mabuhay ng wala yon, and then we begin to break relationships, break our relationship with God, with men, with people, just so that we could do what we should not be doing. Then we have become slaves. Pag inuubusan nyo na ng kera-meraming oras ang paghahanap sa inyong mga kagustuhan, we have become slaves. Don't try to experience ungodly pleasures, lalong-lalo sa mga youth. Huwag nyo nang hanapin ang hindi nyo alam. Mga drugs, mga bisyo, mga kung ano-ano, what you don't know will never enslave you. And then, of course, another reason why people become covetous, aside from looking or staring too long at forbidden fruits and exposure to sinful things, is not being contented with what one has. Dapat po tayong matuto na maging masaya kung ano man ang binigay sa atin ng Diyos. Kung hindi man kayo binigyan ng magagandang kuko, at least meron kayong paa. Kung wala man tayong paa, at least meron tayong kamay. Kung wala man lang kayo talagang bahay, at least ang ating balat, ang ating sarili, yan ang bahay ng ating katawan. Actually, when you begin to think of what you do not have, you'll be very unhappy.
But think of what you have, and you'll begin to be happy. You think of what you have. Be contented, and habitually thank God. Kailangan gawin nating habit yung nagpapasalamat sa Diyos. Salamat kahit hindi ibinibigay ang aking gusto. In fact, mga kapatid, dapat siguro ganito yung prayer. Salamat dahil hindi niyo ibinibigay yung gusto ko. Ano kaya ang mangyayari sa atin kung lahat ng gusto natin ay ibinibigay? Be careful with what you pray for. You just might get it. Kung minsan yung limited natin na karunungan, akala natin good for us ang something, yung pala hindi naman talaga eh. God does not give us something because it will not be good for us or it is not yet the time for it. Hindi tayo niya pagdadamutan. Eh kung ang si Jesus namatay para sa atin, ibinigay yung buhay niya para sa atin, pagdadamutan pa kaya tayo ng mga bagay na kailangan natin? Pag hindi ibinibigay, ay salamat na lang. Minsan mga young people, Lord, ibigay mo siya sa akin. Siya ang lahat-lahat. At pag hindi ibinigay, salamat. Baka yun pala, aalilain ka lang nung, kakawawain ka lang. You never know. Salamat. 1 Chronicles 16:34, give thanks to the Lord, for He is good. The Lord is good. And sometimes because He is good, He does not give us what we want. Hindi naman siya ibig sabihin ng good, maging konsentidor. Yung hindi makakabuti sa atin, hindi binibigay. So don't cry for something you do not have. Because if you need it, God will give it to you. Psalm 106 verse 1, praise the Lord. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. So learn to be contented with what you have. Look around, look inside and say, look, the Lord has given me much. And of course, another cause of covetousness is attaching too much importance to material things or to fame or to power. Nakita mo si Eve, sabi niya, it was to be desired to make one wise. Gusto niya pang maging wiser than she already was. Well, it's not bad to go look for wisdom so long as you don't break God's law in search for it. Gusto natin kumisan social status, fame, power, so that we begin to covet. Even government people, when they begin to covet what is not theirs, binigyan ka ng bayan ng mandate na 4 na taon o 6 na taon and you want more and more and more, papalit-palitan mo ang batas and you will stay there and you become a dictator, that's covetousness. Kung anong mandate ang ibinigay ng bayan, yun lang yun. Pag tapos na yun, tapos na. Do not desire what is not yours. We attach too much importance to material things, forgetting that we will die and leave them all behind. Don't hurt your eternity just because of things that you will be leaving behind anyway. And of course, another reason why we're covetous is because of close association with covetous people. Kapag tayo nakikipagmabutihan, malapit ang ating kalooban at ang ating activity sa mga taong mapaghangad, nakakahawa rin yun. Pwede ka bang humipo ng kawali na hindi ka daw nauulingan? Siyempre, kung gumagamit ka ng kalan, yun lang yun. Yung talinghaga has truth in it. 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Siyempre, kung sinasamahan mo ay mga taong mapaghangad, nagiging mapaghangad ka rin. Kung ang lagi mong kausap ay mga materialistic, nagiging ka rin materialistic. So you choose your companions. But we don't avoid them if we can lift them up to God. But avoid them if they're bringing you down. Beware of yung mga collectors, yung mga mahilig mag-collect. Mahilig mag-collect ng antique, mahilig mag-collect ng mga kampana, mahilig mag-collect ng mga paru-paro, mahilig mag-collect ng mga elepante, kung ano-ano mga kinokollect ng mga tao. Kung hobby lang, okay. But you know, sometimes if you don't know how to control yourselves, yung hobby collection becomes a religion. That many collectors will raise heaven and hell just to get what they want and to add to their collections. You may want to be collecting things, but do not covet what is not yours and do not pawn your soul to the devil just to get something. Because your soul is infinitely more important than anything even in this entire planet. So beware of this collecting mentality. Kumisan o gusto mo magkolekta ng mga lumang gamit, tuloy, inaagawan mo na yung kapatid mo ng mana niya, inaagawan mo na yung tiya mo, inaagawan mo na ang lahat para lang mapunta yun sa'yo. E kung ibinibigay, di salamat. But we should not covet what is not being freely given to us. What are the results of covetousness? Of course, baligtarin lang natin, one of the results would be discontentment.
and misery and bitterness. Sapagkat pag lagi nating hinahangad yung hindi sa atin, nakakalimutan nating tingnan at pasalamatan yung nasa atin na, ang nangyayari, we become unhappy. Alam niyo yung mga taong mapaghangad, yan ang mga malulungkot na tao eh. Kasi pag nakuha na nila yung gusto nilang kunin, hindi na nila yung tinitingnan. Ang tinitingnan uli nila yung kailangan pa nilang makuha, yung kailangan nilang makuha. And they're all their lives, they're chasing a dream, an illusion, a rainbow, which when you get there, is not there. Yan ang napakalaking kalugihan ng mga taong mapaghangad. And of course, a great result of covetousness, great in the negative way, is committing acts of sin. The moment you decide in your heart to be covetous, the body will follow, and a sinful act will be done. Si David, naglalakad. Sa kanyang bubong, nakita niya ang magandang babaeng naliligo. 2 Samuel 11:3-4. Ang babae kasing ito, sa bubong panaligo. Sa dami-dami ng maliliguan. 2 Samuel 11:3-4. And David sent someone to find out about her. And the man said, "Isn't this Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite?" Then David sent messengers to get her. She came to him and he slept with her. She had purified herself from uncleanness. Then she went back home. Nakaparentesis yung she had purified herself from uncleanness. Apparently, this woman was taking a bath after her monthly period. What does it mean? But inilagay po ng Bible yung she has just purified herself from uncleanness. Because if she had her menstruation, ibig sabihin, she's not pregnant. Right? Because later on, surprise, she would be pregnant. And the bigger problem was, she had a husband. And beyond this, the scandal of it all is, her husband was one of the most loyal officers of David. At that time, David was at war. But he was not with his men. Merong digmaan, subalit ang hari nasa palasyo, hindi siya kasama ng kanyang mga sundalo. Isa sa mga pinakatapat ng sundalo, si Uriah. At siyempre, naiwan ang asawa sa bahay at yun ipinakuha ng hari. Eh, hari ito. Di kandarapa naman na dumating itong si babae. Hindi natin alam if it was against her will or not. But she was taken by the king, so she had to be there. And then she became pregnant. And there was a big problem. Ano yon? Mental telepathy? Eh, ang asawa niya nando sa larangan ng digmaan, hindi umuwi ng matagal na, eh bakit biglang ano to, immaculate conception? Bakit ganon? So, ang nangyari, sabi niya, may problema tayo. And David tried to do something. Sabi niya, bigyan ng bakasyon si Uriah. R&R. Para nga naman, of course, ang bakasyon, he would be with his wife. So, hindi nakatakataka kung later on, padalan siya ng fax. I'm pregnant. O ganon. Gimmick. But Uriah was so loyal to the king and to the cause of the king that when he went home, he did not enter his house. He only slept at the gate. So, I cannot be there and be comfortable and enjoy the presence of my wife when my men are in the field dying. Kita nyo ang greatness, the nobility of this man? At nabigo ang mga gimmick ni David para mangyari ang gusto niyang mangyari. Alam niyo yung pinagawa niya? Ipinadala niya sa front line. At sabi, pagdating sa front line, iwan niyo yan at nang mapatay ng kaaway, namatay. Pinagtaksila ng kaibigan, ang kanyang sundalo, ang kanyang sarili, ang kanyang Diyos, because he coveted. So kapag naglalakad kayo sa bubong niyo at nakakita kayo ng ganito, dali-dali na kayong manaog, and do something. Magkudkud kayo ng nyo, gumawa kayo ng bukayo, do something. Pero hindi kailangan na lagi na lamang na iniisip-isip. Pag nakakita ka, gusto mo agad sundan ang sundan. So committing acts of sin becomes the result of covetousness. Si Eva, nakita niya, edi pinitas niya. Sa dami-dami ng puno na pwedeng titigan, itong babaeng ito, doon pa tumitig sa bawal na prutas. Hindi pa tumingin na lang sa aratilis, o kung ano man, sa bayabas, bakit ba ito pa ang kanyang tinitigan yung ipinagbabawal? Kaya tatandaan natin mga kapatid, huwag kayong tumititig sa bawal. As one poet says, "Vice is a woman of so frightful mien, but as to be hated needs but to be seen. But seen too often, familiar with her face, we first endure, then pity, then embrace."
Ganun yun. Pati sa bisyo. Una, ayaw mo lang. Pinapatikim ka. Uubo-ubo ka. Isa pa nga. Hanggang mamaya, nasasanay na tayo. Sino ba naman ang uminom ng alak na nasasarapan? Kaya nakikita niya sa mga tagayan. O, ikaw na. Hindi, kanina pa nga ako. Ikaw naman. Nagtutulak-tulakan, pero nagpapakamacho. Kaya glug-glug-glug-glug. Kahit ang pait-pait-pait. Mamaya, gustong-gusto na. Yung una, ayaw mo niyan eh. Sigarilyo, nakakahilo. Mapapaubo-ubo ka. Pero pag sinanay mo sarili mo, ibig mo na. Ang mga bagay, nakasuklam-suklam, sa una, ganon. Pero pag sinanay niyo ang sinyong sarili, mamaya, naiibigan na. Ganon din ang kasalanan. Sa una, ayaw mo. First, you throw up. And then later on, you don't throw up anymore. Nakikita niyo, pag nakakita kayo ng aksidente, you throw up. Eh, pero yung mga nag-e-embalsa mo, nagme-merienda pa yan habang nag-e-embalsa mo. Anong throw up? Eh, nasaya na sila na makakita ng mga bopis, mga kung ano-ano. Sana yan. And one of the most dangerous things that can happen, eh, masanay tayo sa kasalanan. Yung pag gumagawa tayo ng kasalanan, hindi tayo nandidiri na sa ating sarili, hindi na tayo nagigilty. O kaya evil thoughts cross your mind and you don't feel guilty anymore. So, hindi ko naman ginawa, eh, inisip ko lang. It reminds me of one particularly decadent film that I have seen because we were invited to review it. There was this particular man na bigla siyang, alam niyo yung mga aksesorya, yung mga boarding houses, they share toilets and bathrooms. And there was this particular woman na naliligo doon. Ito namang particular guy nito, bigla niyang binuksan ang pinto at nakita niya ang babaeng naliligo. Sabi niya, ay, sorry, sinara niya uli. Nakita ko pero hindi ko naman kinuha. Sabi ng babae, nakita mo na nga, di mo pa kunin. Nakita niya yung mga idea, pag nakita mo, kunin mo. So, don't look. Try not to look. She took some and ate it. We have seen a lot of this. Alam niyo yung censorship classes namin noon when I was doing mass comm, the board of censors showed us all what they cut from the films and things, you know, because we wanted to review what were their policies was sa pagka-cut nila and everything. And we have seen all these kind of things. And if the movie people would have it, ipapakita nila yun sa publiko. Mabuti na lang at merong gobyerno na kumisan napaka-conservative ng mga tao, kumisan unreasonable, pero meron din namang kabutihan na naidudulot. So we commit sin as a result of covetousness. And then another result, of course, would be punishment. Cause and effect. When you do something wrong happens to you. Maybe may ginawa ako masama sa kanya, pero hindi naman niya ako ginantihan, but another person, another event will make even with me. Because the universe runs in perfect balance. Lahat balanse. Pag gumawa ako ng mali, babalik sa akin yan. Pag gumawa ako mabuti, hindi niya ako pinasalamatan, hindi niya ako inappreciate, but something good happens to me from somewhere else. Kasi perfect ang balanse ng mundo. Then of course, another result is lifelessness or paralysis. Tulad ng babaeng naging pillar of salt. Hindi natin alam kung literal nga ba siya na naging pillar of salt. I like to take it literally. But read it in a deeper degree. To become a pillar of salt is to be immobile, to be paralyzed. In our spiritual lives, kung covetous tayo, maaring gumagalaw tayo, hindi tayo naging asin, pero paralyzed ang ating spirituality. Wala tayong marating, wala tayong accomplishment, nothing. It could become like that, to be lifeless and to be spiritually paralyzed. Itong covetousness, napaka-dangerous. Very, very dangerous. Why? Because it can lead us to break all of the Ten Commandments. All of it. Why? When you are covetous, you begin to have other gods than the real one. Mayroong mga iba, tatanungin mo, bakit ka ba dasal ng dasal sa ibang personalidad, hindi ka sa Diyos magdasal? Eh kasi pag doon ako nagdadasal, sinasagot niya agad eh. Nakukuha ko agad ang gusto ko. Dinidinig niya ang aking mga hiling. In other words, willing na akong talikuran ng tunay na Diyos at magdadasal ako kahit kanino basta willing siya na ibigay ang gusto ko. In other words, my kaluluwa goes to the highest bidder. But to pray to any other person aside from God is to break the first commandment. And to have any other person or thing before God is to break the first commandment. So kung covetous ako sa honor, yung honor na lang ang lagi kong pinapahalagahan, covetous ako sa pera, sa kotse, sa property, yun na lang ang lagi kong sinasamba, tinalikuran ko na talaga ang tunay na Diyos. So covetousness can make us break the first commandment and also the second. Because many people get into idolatry because of the favors that they would like to get. And another thing, these idols could become persons.
persons. You covet their friendship. You covet their romantic relationship. And so what? They become idols. In covetousness, many people misuse God's name to try to get what they want. Magkukunwari na Christian. O kaya pagsasamantalahan ng mga Christian in God's name. That is misusing God's name. In covetousness, people become what? Breakers of the Sabbath. Because we want more income, we want more money. Kung kaya sabat-sabat, anong pahipahinga? Walang pahipahinga. Gawing kalabawang katawan, patayin sa hirap, basta dagdagan ang kita. Then, nabibreak natin yung sabat dahil sa ating paghahangad. Dahil sa paghahangad, people dishonor parents and brothers and sisters. Nangyayari yun. And then, dahil sa paghahangad, we can commit murder. We commit kill people because we want to have what they have. Aagawin natin sa kanila ang ayaw nilang ibigay, so we kill them. Or if we don't physically kill them, we become angry with them and there is hatred and jealousy and there is war or cold war and that is murder. Sabi kasi ni Lord, whoever looks at a man angrily or says you fool or this or that commits murder. And because of covetousness, people commit adultery just like David and just like everybody else who commits adultery, you covet you're somebody else's wife or husband or daughter or son. Inaagaw natin yon. And because of covetousness, people steal. And because of covetousness, people may give false testimony. Nalalagyan, nasisilaw sa mga hinahangad, kaya willing nang magsinungaling maging sa mga hukuman, hindi na baling masilya elektrika yan, basta't makuha ko yung aking koleksyon sa aking pagsisinungaling. So you see that covetousness can actually be the entry point of evil in our lives to break all of the commandments. Covetousness can be the beginning of a very sinful life. At yun ang inilahagay sa huli. It is the last taste that will stay in the mouth because it would be the guide in the way people would live. Don't guard only your actions, but guard your thoughts. So as not to be covetous, we look at ourselves and say, what do I have? And then be happy with what you have. Because what you have, other people don't have it. But you just don't appreciate it and you probably don't realize it because you're too busy thinking about what other people have. Maging yung babaeng balo na ang laki-laki ng problema, ang sabi ng propeta sa kanya, let's solve your problem. Let me see, what do you have in your house? Wala po eh. Isa lang maliit na banga na may langis. At alam niyo ba, ang problema niya na-solve sa pamamagitan ng isang maliit na banga na langis. Look at what you have and be thankful. And one of the ways to be thankful is to use it to the maximum. To use it to the fullest. To develop your talent and potentials. Meron ko mga kilala, nahihirapan po kami sa buhay. Ano kaya ang magagawa namin? Ano bang meron kayo? Marunong ho kami magluto. O di magluto kayo ng mga ulam, itindan niyo sa mga kapitbahay niyo nagtatrabaho. Pagdating nila, may ulam na. O di yun, ginagawa na nga nila ngayon, nakakatulong sa kanila. Kasi naman marami sa atin, pag may problema, we don't look at what we have. Alam, giniisip na agad what the other person has. Ang kapal-kapal naman ng pitaka niya. Kapraso lang nun, solusyon na sa problema ko. Huwag yung tinitingnan ng pitaka ng iba. Ang dami-dami naman niyang ari-arian, ang galing-galing naman niya. When you have to solve a problem, first, look at what you have. Because God will never allow a problem to come into your life that you, using your resources, cannot solve. Ano palagay niyo sa Diyos, hindi marunong kumarkula? Binibigyan tayo ng mga challenges na hindi naman niya tayo in-equip to solve? But the point is, we always covet what is not ours. And we try always to apply the resources of others to our needs. Kaya hindi matapos-tapos ang ating pangangailangan. Look at what you have. Because God has given you a lot. Brothers and sisters, watch your thoughts. Let us watch our thought patterns, our thought life. It's not enough to have holy deeds. We must have holy thoughts. And remember, the battle is in the mind. If you lose in the mind, you lose in the actual life. If you win in the mind, you win in actual life. In godliness, the greatest battleground is the mind. It is in the mind where we win or lose. The body only obeys what has already been decided in another battle, and that is in the mind. Silently, let's ask ourselves, let the Holy Spirit ask ourselves, am I covetous?
Ano ba ang mga wala sa akin na aking lagi na lamang pinagdidiskitahan na maging akin? Hindi ko tuloy naaalala kung ano yung nasa akin. Pinagnanasaan ko ba ang tinatangkilik ng iba, ang pag-aari ng iba, ang inaalagaan ng iba? Silently, let the Holy Spirit finish this message. And let's allow the ministry of the Holy Spirit to really work in us.